one of your priorities is to give further salary increases to the men in uniform, to give them assistance, combat pay, etc. Some people would say, Senator, ang dami ng pakinabang ng military at ng police under the Duterte administration. Are you just being loyal to your brothers in the service, or is there something you know that we don't know? Well, mahaba yung ating priorities. Ano? Ang sinabi ko natin, ang uunahin natin actually, is yung post-COVID economic recovery program ni VP Leni. Doon po naka-highlight yung mga pagbibigay ng subsidy sa mga MSMEs to generate employment, the government employment program po doon. Meron din pong mga subsidies or unemployment benefits para ma-bridge yung gap. Ito, practically template po ito ng mga ginagawa ng mga developed countries to recover from the pandemic. Ito po ang priority natin for the first 100 days. So, kung papalarin, yan po ang kailangan nating gawin to generate jobs and to stimulate the economy. Tapos, kasama ho dyan yung pagsuporta sa mga affected sectors like the tourism sector and the agriculture sector. So yan po ang unahin. Yung sa AFP ho, yung pagtutuloy ng modernization program so that we can have that deterrent capability para hindi tayo nabubuli-buli basta lang dyan sa West Philippine Sea. Yan po yung mga ano. Ngayon yung iba, down the road, na-mention po natin yung pag-i-increase ng quarters allowance ng uniform personnel at ng kanilang subsistence allowance. Ngayon, nagkaroon po ng salary distortion because of Duterte, pinaasa ng gusto. Pero yun yung mga lower ranks lang. I was telling them, magkakaroon ng distortion dyan. Kaya ngayon yung mga, hindi mo alam ng mga kababayan natin yan, na ang dinoble lang na sahod, yung mga lower ranks, yung mga least ang responsibility. Sabi ko baliktad, dapat ang equitable ang distribution dapat ng salary increase. What would be your position regarding China? Kasi parang sinabi ni VP Leni na pag nagpresidente siya, it would be mutual respect but based on the law, on international laws. Now, as far as you as our senator is concerned, where will you be in terms of legislation and diplomatic position? It's going to be the same foreign policy position na inadopt ni President Aquino at ngayon ay ina-adopt din ni VP Leni. Ano po yun? Naipaglalaban natin yung atin. Didepensahan natin yung atin. Ngayon yung sinasite nyo po noong 2012 na ako po ay tinalaga as a back channel negotiator, yan po ay to diffuse the situation. Mm-hmm. Ako po ay inauthorize at pinadala, dinesignate rather ni President Aquino noong nagkaroon ng impasse. 100 ships po ang nandiyan sa Scarborough noong time na yun. They swarmed Scarborough as opposed to 3 ships natin. Pero after 3 months po ng negotiation, napaalis po natin yung mga barko. And the media can check that out. Napaalis natin yung barko at tatlo na lang yung naiwan. At ngayon, wala akong reclamation dyan. Iba yung nangyari po sa Kalayaan Island Group. Iba po yun doon, yung sa Spratlys. Dito sa Scarborough, wala akong base yung China dyan at walang reclamation dyan. Wala rin barko dyan sa loob because of the negotiations. At nung hindi na paalis, hindi na umalis yung tatlong barko ng China sa labas ng Scarborough, that forced the hand of President Aquino to file the arbitration case, which we won. So ganun po. No? Marami tayong tools na hindi sinasabing pagka hindi tayo mag- give in sa demands ng China, gegerahin tayo. Hindi po, no? The back channel proved na effective na kaya natin sila mapaalis without surrendering even an inch of our territory.